Para lalong maparami ang mga protektado kontra COVID-19, papayagan na ang pagturok ng booster shots sa ilang piling drugstores at klinika sa Metro Manila. Simula po yan sa Webes. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Plano na sanang magpa-booster shot ng tricycle driver na si Arnold sa isang mall sa Maynila. Pero hindi ito natuloy dahil sa haba raw ng pila. Baka maubos ang buong araw niya. Noong maturukan daw kasi siya ng kanyang first at second dose, hindi na siya nakapasada. Talagang hassle yun. Imbis na kami magtatrabaho na rito, tapos pipila na kami rito. Mabuti kung maraming pasahero. Bibihira din lang. Tapos pipila pa kami dyan. Kung mga tatlo o dalawang oras, malaking kawalan na naman sa amin yun. Ang vendor naman na si Kenneth, nahihirapan ding maghanap ng oras para magpa-booster shot. Bukod sa sobrang haba po ng pila last year po, November, busy po din po kami sa work po, like this one po. Nagpe-prepare po kami ng sa umaga, ng mga paninda, tapos nagtitinda rin po kami sa hapon, kaya sobrang busy po talaga. Kaya mainam nga raw sana kung may mas malapit at accessible na bakunahan lalo sa mga naghahanap buhay gaya nila. Sa Talk to the People kagabi, inanunsyo ni Vaccine Sir Carlito Galvez na magkakaroon na ng Res Bakuna sa Botika program. Dito ay magtuturok na rin ng booster shot sa mga piling botika at klinik. Sa ilalim nito, makikipagtulungan ang mga piling botika at klinik sa kanilang mga LGU para sa registration at documentation ng mga magpapabakuna. 5 botika at 2 clinics sa Metro Manila ang kasali sa pilot launch ng programa at magsisilbi na ring vaccination site simula January 20. This strategy is now being practiced in the US and globally. The use of big pharmacies and private sector clinics and the use of our pharmacies as vaccinator. Pasok sa libreng booster ang mga nasa A1 o medical frontliners, A4 o essential workers, at A5 o indigent population. Kailangan by appointment po, kaya nga may pre-registration. Yung indicative number natin is about 50 to 100 doses per day ng boosters. So mga 500 per week po ang allocation natin para dito. Sa ngayon, higit 4 milyong Pilipino pa lang ang nakatanggap ng booster shots. Malayo ito sa target na 72.16 milyong Pilipino. Ito po sa ating analysis ay mababa dahil halos sabay po natin inilunsad ang pagbabakuna ng mga bata. Ang mga bata po ngayon ay mahigit na 8 milyon. Kalaunan ay target itong palawigin kapag naging matagumpay ang pilot booster rollout sa mga piling botika. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5.